Living Like Jesus Bookstore. At www.facebook.com/livinglikejesusbookstore. Avail the calendar for the year 2021, Living Like Jesus newsletters, and the anointed prayer cloths. You can also avail the latest books entitled The Revelation, Volume 1 to 5, Healing the Sick, and the latest booklet entitled The Prophecies Year 2020 and Beyond. Also have your copies of the latest praise and worship album entitled Come in Your Glory, Lord, Anointed to See, Be Exalted, O God, In His Presence, Forever, Let the Heavens Open, More Than Enough, Sometimes Hallelujah, Glorify Thy Name. You can also avail the DVD of the Mission Travel of the Man of God in Israel documentary series with powerful preaching and Living Like Jesus facts entitled The Witnesses to the Holy Land and Walking in the Footsteps of Jesus Christ. You can also get your copies of the preaching of the Man of God, Apostle Renato D. Carillo, and the Woman of God, Prophetess Elena G. Carillo. Grab your copies now and be blessed beyond measure. Just visit our main church, or you can order online. For more information, just call our Living Like Jesus Prayer and Counseling Hotline. Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Acts chapter 1 verse 8. Be one of the witnesses to the Holy Land and have a great privilege to walk in the footsteps of Jesus Christ through the Living Like Jesus Apostolic Mission Travel of the Man of God in Israel documentary series. With powerful preaching and Living Like Jesus facts. Witness Jerusalem. Church of Dominus of Lviv. Garden of Gethsemane. Church of Agony. Sycamore Tree. Mount of Temptation. Dead Sea, Judean Desert, Jaffa Ancient Port City in Israel, Church of St. Peter, Tel Aviv, Wine Shop in Cana of Galilee, Mount Carmel, and be blessed by the wedding in Cana of Galilee. You can also view Mount of Precipice, Olive Press, Synagogue of Nazareth, Church of Annunciation, Magdala, Tabgha,
Sea of Galilee, Synagogue of Capernaum, Peter's House, Jordan River, Garden Tomb, and partake the Holy Communion. You can also witness Mount Zion, King David's Tomb, Holocaust Museum, Upper Room, Wailing Wall, Pool of Bethesda, Kidron Valley, Lion's Gate, Via Dolorosa, Holy Sepulchre, and much more. Grab your copies now, The Witnesses to the Holy Land and Walking in the Footsteps of Jesus Christ. God's Dwelling Place, the fulfillment of God's promise and prophecy. Here's the glimpse of its continuous construction. Updated as of March 23, 2021. With our unending support, this 3D architectural visualization with a budgeted cost
of 400 million pesos will soon come to reality. As our blessed house of prayer and fasting, and a great venue for a family camp, youth camp, pastor's camp, Thanksgiving, and other grand events, countless lives will surely receive their salvation, healing, deliverance, and God's blessings. Give generously now. Your giving is your blessing. The more you give, the more blessings you will have. Give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Luke chapter 6, verse 38. A faithful man will abound with blessings. Proverbs chapter 28 verse 20. Be faithful in giving and overflow with God's abundant blessings. The global crisis. We know that the whole creation has been groaning, as in the pains of childbirth, right up to the present time. Romans chapter 8, verse 22. See, darkness covers the earth, and thick darkness is over the peoples. Isaiah chapter 60 verse 2. Souls are waiting. It's harvest time. The apostolic era has come. Prepare for the Living Like Jesus apostolic mission travel of the man of God, Apostle Renato D. Carillo, nationwide and worldwide, for the salvation of souls and perfection of the church. When the man of God ministers to the multitudes throughout our country, you are with him. And as he travels to the nations of the world, numerous lives will praise God as they experience His love and greatness. God honors your love for Him and for the souls of men. Love never fails. 1 Corinthians chapter 13, verse 8. And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. This is the first commandment. And the second like it is this: you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than these. Mark chapter 12, verse 30 to 31. Give now and make an everlasting impact around the world. Be blessed by this powerful preaching tonight entitled, Jesus Said, Ask and You Will Receive, That Your Joy May Be Full. In John 16:24, I caught the Lord. And He said, until now,
You have asked nothing in my name. Now listen, please. Ask, and you will receive, that your joy may be full. The Lord said to us, we must ask. At ang pangako niya, we will receive, that our joy may be full. Nung ako po'y nananalangin, ito po'y binigay niya po sa akin. At siya po'y nagsalita at ito ang sabi niya. Anak, humingi ka. Sabihin mo sa mga anak ko, humingi sila. Ang langit ay bukas at sila'y tatanggap. Lingkod na dyan si Kuya po ay tatlong buwan na daw pong hindi na itataas yung kanya pong kaliwang kamay. Nagpa-x-ray na po siya, nilistahan po siya ng gamot, pero wala daw pong nangyari, hindi pa rin po niya na itataas. Pero ngayon po nagulat po siya dahil yung kaliwang kamay po niya na itataas na po niya at yung kanya pong mataas sa kolesterol at mahinang pandinig ng kaliwang tenga, pinagaling po ng Diyos na buhay. Hanggang saan lang po dati yan? Hindi, hanggang saan nyo lang po dati na itataas yan? Ganyan lang. Tingin po kayo ron. Ganyan lang. Ngayon, sabay tayo. Hindi ko na naman alam kung paano gagawin ko sa ospital para ito tumaas. Meron po humawak ng kamay nyo kanina? Pero parang meron gumalaw. Mas maganda po ito sa coffee shop. Alam nyo, sa totoo po, ano, God knows this. I say this for His honor. Anong halagang tatawagin kang spiritual director, senior, pastor, bishop? For me, kung yun po yun, daladala ko pong titulo at marami po pinag-aawayin pa yung titulo, wala namang naliligtas dun. Itali, ano yan eh? Normal lang po yan eh. Pero pag pinag-aawayan, abnormal na yan. Yung title, normal. Pinag-aaway, abnormal na yan. Eh, ang Diyos, hindi naman nararanasan. You know, I will resign. Hindi na po mamumuno. I will quit serving God. Ate na lang ako. Magpapakayaman, magbibigay ng milyon-milyon, pag ako'y bilyonaryo, lahat ng kikitain ko, ibibigay ko sa gawain ng Diyos. Pero yung mangangaral pa ako, magtuturo, spiritual director, bibiyahe, pupunta ng TV at radio, no need. Wala namang Diyos na gumagalaw, kumikilos. Wala namang nararanasan yung mga taong Diyos. Anong sense nun? Eh ngayon, ang nangyari po ngayon, kahit hindi nararanasan Diyos, yung spiritual director, English lang ng English, ang gaganda ng topic, gaganda ng mga pamagat ng turo, ang gaganda ng pinupo sa Facebook. But where is God? Where is the works of God? Alam nyo, ang iglesia ang hindi po buhay ang Diyos ay pupunta sa kamatayan. Ang iglesia ang hindi mabubuhay sa himala will die. At wag po natin i-theologize yung miracle. You cannot theologize that. You cannot theologize God. He's more than a theology. In fact, ang Diyos, hindi siya pinag-aaralan. Ang Diyos minamahal. Para pag nagay siya ng kanyang sarili sa iyo, kilala mo na siya ngayon, bunga ng karanasan. Hindi mo na siya pag-aaralan. So, nagulat kayo na may humawak sa ganito nyo. Opo. Tapos nawala ang sakit. Metas ko na. Ikaano pong... Napaligon pa ko kanina. Napag ganun kayo kasi wala namang tao. Mahina po malakpak mga tao rito. Isi.
Kaya dapat lahat ng pupunta sa iglesyang ito, dalawang araw po bago magawa, ay nag-i-expect ka na ng biyaya mula sa Diyos. Kasi ang Diyos nakatira rito. Hindi ka pupunta rito, nga ating ka lang dyan, upo ka lang, papalakpak, sasayaw, titingin-tingin. Amen. Walang coffee shop dito. Kaya nga wala rito magandang higaan eh. Kasi mga tao rito hindi natutulog sa kagalakan na nakikita bunga ng gawa ng Diyos. Pagkatapos yung turo ng spiritual director, Diyos ko, isang oras. Pag nakadalawang oras, it's a miracle. Meron pa nga akong alam eh, nakakalungkot. Pito service ha, pito. Pag-araw ng Linggo ngayon, pito yung service. Isang oras at kalahati bawat service, kasama na yung announcement, prayer, at iba pang mga program. Iba-iba speaker, pero isang church, pito service, isa lang yung topic. What a very formalistic, ritual, mechanical service. May maraming umaatin. Kasi maganda yung church. I don't know kung billion ang ginasta rito, carpet yung church, yung upuan talagang mapapahimbingan tulog mo. Air condition, may parking, nagpupunta ron mga well-known personality, celebrity, iba pa. Because they are looking for something na suitable sa kanilang kalagayan sa buhay. Rather seeking God and desiring God, they want place, not the presence of God. Yeah, amazing pito service. 1 hour and a half, kasama na yung prayer, announcement, and other issues. Isa lang ang topic, iba-iba speaker. Kaya, sabi mo sa katabi mo, ang palad mo. Nakarating ka sa lugar na ang Diyos buhay na buhay. Amen. Ikawawa po yung mga tao ron. Ayun nga, di sasakyan, luxury. Nag-testify, mga milyong pinag-uusapan. It make no sense to heaven. Ngayon matadala sa langit yan. Ang magdadala sa isa langit, hindi sasakyan, hindi milyon, hindi calling card, hindi contact, hindi influence. Magdadala sa isa langit, presensya ng Diyos. Ito si tatay. Oh. Kayo po ba, i-agree sa akin tatay, pati po itong mga ito, yung mga nauna na, pati yung mga nauna pa nung nakalipas, pati kayo sa TV screen, sa website, sa radio set, sa Facebook, sa LSN. Ngayon pong naranasan nyo rito hanggang bumaba si Jesus, hindi nyo makakalimutan. Nahirap pong makalimutan yung buhay na buhay ang Diyos. Noong sabi niya, tumitingin siya sa kaliwa, sa kanan, wala naman tao. Pero may humawak sa likod niya. Amen? Amen? Hindi naman kayo natakot, no? Hindi naman. Nadaman nyo, kagalakan na, no? Oh. O, kasi pag yung Diablo yung nagpaparamdam, takot dala niyan. Pag si Kristo, kalayaan yan. Kapayapaan yan. Taas yung dalawang kamay. My God. Sino po nagpagaling sa inyo? Jesus Christ. God bless you. Ano nangyari? Man of God, si tatay po ay naoperahan na daw po yung kanya pong colon. At sangayon po sa kanya, lately po ay hindi daw po normal yung kanya pong pakiramdam. At hindi rin po siya nakakatalon. Ngunit ngayon po ay naging normal na po yung kanya pong pakiramdam. At nakakatalon na po siya. Pinagaling po siya na ating Panginoon. Kumusta na po kayo? Okay na ko ba? Apostle. Ano po yung umokay na? Yung dati kasi naoperahan ako sa colon eh. May bag pa nga ako eh. Puro sa ngayon, nakatalon ako. Na-operahan kayo sa kulon, pero hindi pa kayo lubos na magaling. Hindi pa. May mga kirot pa. Oo. So ngayon? Wala na akong naramdaman. Actually, ang purpose ng operasyon, para tanggalin yung sakit, at pag wala ng sakit, walang kirot. Pero ito, na-opera na, may sakit pa. May kirot pa. Tapos dito, tumalon pa kayo. Pwede ako tumalon. Wala. Ako pa nga awat. Wala na kayong naramdaman. Hindi wala po ba na kayo nagulat? Nagulat din dahil dati, unang atin ko, ganun ako. Pag sinabi ni Apostle na talon, hindi na wala talon.
Kasi so, natatakot kayo. Iwan ko lang. Nag-aalala. Ramdaman mo, masakit naman na patatalon mo eh. Pero sa ngayon, pwede na. Saan po kayo nakatira? Saan kayo nakatira? Sa Payatas. Payatas. Payatas B. Tingin po kayo sa camera, sino po nagpagaling sa inyo? Jesus Christ. God bless you po. Linggo ng Diyos, si Tatay po ay viewer po ng programang Oras ng Himala. Ayon po sa kanya, makati daw po ang kanyang lalamunan pero ngayon hindi na daw po ito makati. At siya po ay may 13 years daw po na masakit po ang kanya pong tiyan at mahapdi. Nagpa-check up po siya sa doktor, wala pong findings ang doktor. At pag uminom daw po siya ng gamot, lalo daw po itong masakit. Pero ngayon, linggo ng Diyos, hindi na daw po ito masakit. Pinagaling po siya nating Diyos na buhay. Kumusta na po kayo, Tatay? Mabuti na po. Ano po gumaling sa inyo? Yung sa lalamunan ko po sa kayo ito. Ano pong problema ng itong sigmura nyo? Masakit na masakit po. Bakit po? Hindi ko po alam. Hindi kayo nagpa-check up? Yung sa pagpa-check up nung araw, ika daw. Ay, ika? Tuloy-tuloy yung maintenance na binibigay sa akin. Hindi, wala naman po nangyayari. Ayan, tuloy-tuloy po yung maintenance para sa hika o asthma. Wala namang nangyari. Tracing taon? Ha? Tracing taon po. 13 taon? Oop. Tracing taon, 13 taon. Hindi biro. Ay, kumusta na kayo ngayon? Mabuti-buti na ho. Wala na pong sakit. Wala na po. Palakpakan po natin si Jesus. Likod ng Diyos, si Kuya po ay isa pong tricycle driver at sa araw at gabi daw po niya na pamamasada, ang kanya pong batok at balakang po ay nananakit. At sabi niya po kanina, kumakanta pa lamang daw po kayo ay parang may malamig at mainit daw po siyang naramdaman sa kanyang katawan. At nung manalangin daw po kayo na wala daw po ang pananakit po ng kanya pong batok at ng kanya pong balakang. At isa pa pong pinagpapasalamat po ni Kuya ay wala pa daw pong isang buwan po siyang nanonood po ng ating pong telebisyon sa TV Plus, Oras ng Himala Channel. At dahil po dito, tinigil niya daw po yung kanya pong maintenance sa kanya pong uric acid dahil pinagaling na po siya ng ating Diyos na buhay. Thank you, Lord. Sige po, brief. Kumusta na kayo? Magaling na po ako. Ano po yung gumaling sa inyo? Yung biwang ko po at saka yung batok ko rito. Ano problema ng batok nyo? Yung batok ko po, pagka garahe ko po galing sa pagpapasada ng tricycle. Pag nakaiga po ako, ang sakit po talaga dito. Tsaka yung ulo ko, yung init ng araw, mag-aapon. Tsaka yung dito po, yung habang nakakanta po kayo ng Hallelujah kanina, dito sa likod ko po, mainit dito sa harap, malamig. Sabi ko, bakit po ganun? Ay, ngantahan pa lang yun. Mas maganda sa coffee shop yan. Mas maganda yan doon sa magandang upuan na sarap tulog nila. Amen. Mas maganda yan sa calling card. Amen. Ganyan naman mo, maraming churches eh. Hindi lang sa Pilipinas, buong mundo pinakikita yung laki ng church, mga mayayaman, mga artista, mga sikat, mga tanyag. Tapos eh, may mga calling card yung mga yan. Sino kaya rito yung realtor, banker, sino kaya rito yung mayaman, sino kaya rito yung may-ari ng malalaking kumpanya, sino kaya rito magbibigay sa akin ng opportunity, baka ito na yung mga swerte ng buhay kong padala ng Diyos. So yung puso at isip niya, doon sa tao, wala kay Kristo. Kaya pagka lumabas ng church, eh, yung pa rin ugali niya. Amen. Ang pinakamalaki pong panghinayang na dapat yung ipanghinayang, ay yung umaating kayo ng church at committed kayo sa inaatin na nyo, pero hindi nyo nararanasan ang Diyos ng gusto. Yun pong pinakamalungkot na istorya. Ito, nagkakantahan pa lang, ito na yung nangyari sa kanya. Tapos wala ka na nararamdaman ngayon. Yung pati po yung paningin ko po, dati po kasi, aminin ko po na nalulun po ako sa droga dati. Halos panggabi po ako noon eh. Ang ginagawa po ng mga tricycle, gagamit po kami ng droga. Tapos para luminaw yung paningin ko, hanggang sa siyempre puyat po ako, maliligo po ako, nakuha ko po yung panilim ng paningin ko po. Ngayon po maliwanag na po yung paningin ko. Drugs will make you blind spiritually, naturally, and physically, but Christ will cause you to see. Akong kausap dito. So, sabihin, yung bawal na gamot, opo, nagpapalinaw ng mata? Parang doon po ako maasa dati. Siyempre po, parang alinaw pag nakagamit po ako. Hindi ko na kailangan gumamit ng droga po. Malinaw na po paningin ko. Yan po yung
Yun po yung maling bitamina ng Diablo. Pinapaniwala ka niya na okay yun. Pero ang end nun, end talaga ng buhay mo. Kasi hindi ka naman alokin ng Diablo ng bulok na bungang kahoy, Eva eh. Ialok niya sa'yo, maganda. Pero pag kinain mo yun, yun ay yung magpapapangit ng buhay mo. Hindi ka niya alokin ng pangit. Ay, sige, sinalok ng Diablo eh. Kala mo siya may-ari ng mundo, ibibigay ko sa'yo itong kaharian ko. Wala naman siyang kaharian, inakaw niya lang kay Eva at kay Adan yan. Inalok niya ang Lord ng kayamanan ng mundo. Yan ang Diablo, kaya marami pong mga tao, kahit Kristiyano at pastor, nasisilaw sa pera. Alam niyo, totoo po ito. Uulitin ko to ng milyong ulit eh. Inaalok po ang programa natin, commercial sa TV. Wala po ako narinig. Hindi po birong pera ang ibabayad po nila. Dati po yung Facebook natin, inaalok po yan. 5 seconds. Daang-daang libong pera buwan-buwan. I reject every offer. May nagsabi, Apostol, di mo ba alam, marami mga man of God sa buong mundo pumayag na. Hindi ko alam sila. But I stand in the integrity of Christ. Kahit na yung atin pong bayarin sa TV at radio, hindi birong pera. 5 seconds lang po yun. Ang sagot ko po eh, anak, sabihin mo sa kanila, ang programa ng Oras ng Himala at paglilingkod ng Tate Apostol, hindi pwedeng inegosyo kahit isang segundo. Marami po mga fellowship sa buong mundo, maraming pera. Kasi binabayaran lang po yung mga program nila. Kaya marami po dyan sa Facebook, marami po sila mga kuha. Kasi may mga bayad dyan. Pag marami ka ng viewer, may bayad dyan. Inalok po tayo ng ganyan. Hindi birong pera. Sabi ko, anak, sabihin mo sa kanila. Kahit kalahating segundo, hindi ko ininegosyo ang oras ng Himala sa sino man. Siguro doon sa wala akong control. Pero pag sarili kong Facebook, kahit anong mangyari, Facebook page ng G-Sahil, kahit anong mangyari, hindi ako papayag. Pero kung doon sa wala akong control, wala akong magagawa ron. Hindi mag-pray. Isa sa pinakamalaking bagay na gagawin natin, ikakalungkot ng Diyos, ipagpalit po natin siya at ang salita niya, ang integridad niya sa pera, kahit gaano kalaki. Hello? Marami sa akin nagtatanong, Apostol, ano ba sikreto mo sa buhay? Eh kahit sabihin ko po sa kanila, hindi rin naman nila magagawa ang ginagawa ko, malibang ipamuhay nila yun. Ang isa pong hindi nila kaya rito, yung integridad ng pera. Eh kasi marami dyan nagtatrabaho. Ang late-late lang kita eh, ayaw sumuko sa Lord. Hindi lalo na kung aalokin ka ng milyong-milyong pera, paano mo tatanggihan to? Iyon yung malaking pagkakaiba ni Tate Apostol sa milyong mga ngaral na nagkalat sa bansang ito at buong mundo. Amen. Oo, gusto ko ng sasakyan. Kada 3 taon, mapalit ako ng sasakyan. BMW, Ferrari, Bentley. Eh, utangin ko lang naman yan eh. Bibenta ko lang yung mga sasakyan ginagamit ko, tapos idadown ko yan, tapos magbabayad lang ako monthly. Parang US, Canada style lang naman yan. Yan lang naman ginagawa ng iba eh. Nang nagamit na ng 3-4 taon eh, papalitan na yan, bibenta na yan, tapos idadown na naman yan, tapos hulugan na naman. Eh, gaano lang na mahulugan yan monthly? 50,000, laki na nga yan, 60. Iba nga dyan, eh, ano lang, mga 30 plus lang.
Lalo na kung malaki down payment mo, bababa pa yan. Kahit mga bahay, mga mansyon, saglit lang yan. Pero ang kinalakihan ko sa Lord, mas mahalaga sa akin yung karangalan niya kaysa maging komportable ko na wala sa lugar at kahiyan ng Diyos. Amen. Eh, papinturahan ko lang yung luma ko sa sakyan ng ibang kulay, bago na yan eh. Amen. Nung sabihin ng marami, apostol, bagong pintura lang, at least bago. Akong kausap dito. Bago. Napakasimple po nito. Ngayon po yung paglilingkod sa Diyos. Eh, siya na nga nagsabing, I will supply all your needs eh. Sabi nga rin, fully furnished, bounty full provision, extreme blessing. Tapos uutang ka. May isulto sa Diyos yan. Tapos hawak ang Bible, magtuturo ka, sobrang paglapastangan sa Diyos yan. Siya na nga nagsabing, ibibigay lahat ng pangangailangan, tapos uutang ka pa. Mga testing lang ng buhay yan. Kaya marami hindi makapasa eh. Nagkaroon siya ng konti, yung malaki na wala sa kanya. Kasi nauna ka eh. Hindi ka nabuhay sa panahon ng Diyos at di mo pinamuhay ang katotohanan ng alam mo. Amen? Kamusta na po kayo? Po. Okay ka na? Okay na po ako. Alam niyo kayong lahat na adik, okay, nagpaparehab kayo, kaya lang marami sa inyo, hindi na makontain ang rehabilitation center kasi sobra eh. At yung iba nagsawa ng mag-rehab. Kasi paglabas, balik na naman. Don't take drugs. Let God take your life and you will be free. Hindi mo na kailangan magparehab. I promise you. Saglit lang. Pag nagsisi ka ng buong puso, babaguhin ka na, lalaya ka. From being a drug addict, you will become God addict. God bless you. Ano nangyari rito? Man of God, si nanay po ay meron pong katarata yung kanya pong mata. At sa ngayon po sa kanya, bukas daw po malalaman yung schedule ng kanya pong operasyon. Totally, wala na daw po itong nakikita. Pero si nanay po ayaw na daw po magpa-opera dahil yung kanya pong mata ngayon po nakakaaninag na. Naniniwala po siyang pinagaling na po siya ng Diyos na buhay. So, operahin sana yung mata nyo. Ano po problema? Katarata po. Eh, dami naman na opera sa katarata. Eh, saglit lang. Later on, wala rin. Eh ngayon, ano na po nangyari? Lumiwanag po. Lumiwanag lang. Walang opera. Sino po nagpagaling ng mata nyo? Si Jesus po. God bless po, ano nangyari rito? Man of God, ang kaliwang mata po ni tatay ay meron pong katarata. At ayon po sa doktor, ang sabi po ay kailangan po itong maoperahan at papalitan daw po yung lente po nung kanya pong kaliwang mata. At ngayon po ay nagpapasalamat po si tatay dahil kung dati daw po ay hindi po clear yung nakikita po niya kapag tinitingnan po niya yung mga tao. Ngunit ngayon, clear po, pinagaling po siya ng ating Panginoon. Kita niya na papasalamat lang kay Lord na napagaling na yung mata ko. So, operahin po yung mata, katarata, papalitan ng lens. Eh dito, wala pong pinalitan ng lens. Sinalis lang po yung problema ng mata niyo. Nakikita niyo na sila? Oh, nakikita ko na sila lahat. Mm. Yung balakpak nyo, hindi niya pa naririnig. Sino po nagpagaling sa inyo? Si Lord, nagpagaling God ng bless mata. Hanggang ng Diyos, si tatay po ay malabo po ang kanya pong kaliwang mata, pero ngayon nakakaaninag na daw po at kanyang po daw mga balikat at masakit at pati mga balakang. At kanina daw po ay hindi daw po niya ma-close open daw po ang kanyang mga kamay dahil matigas daw po ito, pero ngayon pinagaling po na ating Panginoon. Bakit hindi niyo po na-close open yung mga kamay niyo? Nung tatay na nung matapos yung pagpipray niyo, biglang gumano, tumigas yung aking kwan. Tumigas. E di, para ako natakot. Ang ginawa ko ngayon ay lakad ako ron. Paglakad kong ganun, mamay-may, ginagano ko, hindi ko makakungkwan niya, no? E nung ni-interview ako nung kondom. Interviewer, ano nangyari? Oo. Oh. Hindi niya makalosopin kamay niya kasi matigas. Tumigas. Matapos ng pag-pray nyo. Pagkatapos yung mata nyo? Ito, bulag to. Bakit nabulag? Diyan sa kulam. Kulam? Ay, yung diablo, talagang papatayin ka niya. Hindi ka bibigyan ng paningin. Talagang diablo yan. Tsaka itong kaliwa kong tenga, butas. Butas? Binulag na yung kaliwang mata, binutas pa yung tenga. Binalda pa yung dalawang kamay. Hindi talaga kayo pwede makipaglaro sa Diablo.
Huwag nating kakalimutan ang Diablo, walang konsensya. Ano nangyari sa inyo ngayon? Magaling na yung dalawa niyong kamay. Magaling na. Nagulat nga ako kanina. Ay, yung tenga niyo. Ito, medyo hindi pa rin. Bakit? Ang tenga. Tsaka itong... Hindi, ano pong problema ng tenga niyo at hindi pa rin? Gawa lang kasi ano, butas. Kaya nga, sabi, hindi siya nakakarinig kasi butas? Nakakarinig ng konti. Konti lang? Mm. So wala siyang operasyong ginawa? Ito ang nakakadinig. Wala siyang operasyong ginawa rito? Wala. Hindi niya tilakpan ng doktor? Eh, nung kinuha ng doktor, sabi butos yung eardrum. Mm. Yung kunay. So, takpan niyo po ito. Ang gusto. So, ito. Yun, nadidinig ko. Yun. Yun, dinig. Ano pangalan niyo? Oscar. Tanggalin niyo po ito. Ay, tali, ano na to eh, hinil ng Lord. Takpan niyo ulit. Yun, dinig. Yan. Parang luminaw. Malinaw na. Kaya pagka kayo po yung nag-minister sa may sakit, i-build yung faith nila. Dali, ituturo ko po ito wag ngayon kasi mas maganda pa gagawin ng Lord eh. Pero alam nyo, kahit ang power ng Diyos ay full blast, pag hindi natin sinamaan ng pananampalataya, walang mangyayari. Amen. Alala ko po yung isa nating attendee sa cinema. Eh, kada linggo, lumalapit sa harap yan. Nagpapapray. So, nai-slay niyan sa lakas ng presence ng Diyos. Diabetes yung sakit niya. Pag susunod na linggo, andiyan na naman siya. Tapapray na naman, siyempre, si tatay. Dahil humingi ng prayer, pray na naman. Islay na naman siya. Iiyak, naranasan power ng Diyos. Susunod na linggo, andiyan na naman siya. Puro diabetes pa rin. So, ang tanong, hindi ba siya gumaling nung naranasan niya ang power ng Diyos? Kasi na-slay nga eh. Sobrang ang lakas ng presence, umiyak nga eh. Gumaling. Yan tanong, eh bakit lagi siya nagpapapray linggo-linggo? Hindi siya naniniwala. Nabubuhay siya roon sa pakiramdam niya. At ang kinukumpis niya palagi, yung isang bagay na inalis na ng Lord. So yung presence ng Diyos, yung power niya, nananalipay, nagiging void. Tagal po yun. Sunod na linggo, pray na naman ako. Iyak na naman siya. Sabi ko, nanay, magaling na kayo. Sumunod na linggo, diabetes na naman. Nababaliwala po yung power ng Diyos. Kahit gano'ng kakalakas ang presence ng Diyos. Pag hindi ka naniniwala, problema yun. At yun po yung ginagawa natin kay tatay at sa lahat. Tinuturoan po nating maniwala na pinagaling ka na ng Diyos. Saan ba natin ilalagay yung ating faith? Doon po ba sa Diyos, sa mga pangako niya o sa pakiramdam natin at problema natin? Saan? Sa pangako. O edi dapat yan ang kinukumpis mo. Lahat ng lumapit sa Lord gumaling kasi naniwala. Kaya yun po yung problema. At ang malungkot pong istorya nito, wala tayong tigilan nagpipray kay nanay. Lagi siyang napupuspos. Grabing presence ng Diyos. Hindi ko po maalala kung gano'ng karaming ulit po yung linggo-linggo. Andiyan siya, puro diabetes. Hindi naman tayo nagsasawa. Isang araw, si nanay, wala na, hindi na umaten. Pinapalo up ko, patay na. Anaki na matay, diabetes. Nakakalungkot pong istorya. Ulit-ulit naranasan ng Diyos. Pero hindi naniniwalang magaling siya. Ang totoo, kahit wala kang maramdamang presis ng Diyos, pag naniniwala kang magaling ka na. Kasi hindi ka naniniwala kasi may naramdaman ka eh. Naniniwala ka kasi sinabi niya. Tatay, sino po nagpagaling sa inyo?
si Jesus Christ. Palakpakan po natin si Jesus. Lingkod ng Diyos, si Kuya po ay first time po sa lugar pong ito at sinama po siya ng kanya pong kapatid. At si Kuya po ay may kidney problem at siya po ay na-admit na sa hospital. At ang sabi po ng doktor ay wala na pong ibang pag-asa po sa kanya pong kidney problem, kundi dialysis na lang. Ngunit ayaw pong magpa-dialysis po ni Kuya. At ganun din po yung kanya pong mata ay meron pong bukol po. Yung kaliwa niya pong mata ay may bukol po sa likod nito. At kaya po makikita niyo po na hindi po pantay po yung kanya pong mata. At sabi po ng doktor, hindi daw po siya ma-check, hindi daw po ito ma-CT scan dahil po mataas po ang kriya niya dahil po dun sa kidney problem niya. Ngunit ngayon daw po, habang nananalangin po kayo, ay guminhawa daw po ang kanya pong pakiramdam at nananampalataya po siya na yung kidney problem niya at yung bukol po sa likod ng kanyang kaliwang mata ay pinagaling na ng ating Diyos na buhay. Kumusta na po kayo? Nice naman po. Wala na pong naramdaman. Ano na po yung nangyari sa inyo ngayon? Nawalaan pis mga sakit. Nawalaan na sakit. Yung pong mata nyo, hindi na makirot? Hindi naman kumikirot yun eh. Wala namang, may ano bukol na lang. Pong pagbabago ngayon? May bukol lang. Opo, ngayon. Dati may bukol. Ano na pagbabago ngayon? Wala lang, parang ala na rin. Parang wala na yung bukol. Napakalagang maniwala po tayo eh. Pag pinag-pray na po tayo, may naramdaman ko, wala, maniwala ka. Mag-uubos po tayo rito ng isa pong araw na ito po topic natin. Ang mamagat natin eh, by faith. Kasi napakarami po nakatanggap ng himala na nabaliwala. Iyan na nga si nanay eh. Ang daming ulit na islain, napuspos, naranasan power ng Diyos, pero linggo-linggo puro diabetes pa rin confession niya. Natapos lang po yung confession, nung patay na si nanay. Kinamatay diabetes. Wala pong natutuwa. Kalala akong magawa. Kasi hindi siya naniniwala. Eh kahit napakakapangarihan ng Diyos, kahit pa paulit-ulit kang ma-islain niya, kung hindi ka naniniwala may nangyari sa'yo, walang mangyayari sa'yo. Amen. Palakpakan po natin ng Diyos. Sino gumamot sa'yo? Jesus po. Magpalain kayo ng Diyos. God bless. Man of God, dati po ay meron pong hika si ate at sa katunayan po ay araw-araw daw po siya nagpapausok. Ngunit ngayon po ay guminhawa po yung kanya pong pakiramdam at yung dati po na tumutunog po sa kanyang dibdib na parang tunog daw po ng pusa ay pinagaling po ng ating Panginoon. Naiiyak ka sa kagalakan. Ano nangyari sa iyo? Praise God po. Maraming salamat po sa Panginoon kasi pinagaling niya po yung hika ko. Kanina po, pagpunta ko rito, halos may durog po yung dibdib ko, yung likod ko. Masakit pero... Maraming salamat po. Pinagaling po ako ng Panginoon. Maraming salamat po sa Panginoon. Napakadakila niya po. Saan nakatira? Taga Antipolo po. Antipolo City. Ano ka rito nakarating? Si Ate Marlene Vergara po. Siya pong nagsama sa akin. Dapat lahat nagdadala ng kaluluwa sa bahay ng Diyos. Yung mga nagdadala ng kaluluwa sa Diyos, priority ng Diyos yun. God bless you. Lingkod ng Diyos, sila po ay mag-asawa galing pong Las Piñas. Si ate po ay may bukol po sa kanya pong kanang dibdib. Matigas daw po ito, pero ngayon lumambot, pinagaling na ating Panginoon. At si tatay naman po ay malabo po ang kanyang dalawang mata, pero ngayon nakakaaninag na. At siya daw po ay may enlargement of the heart, hirap po huminga. Pero ngayon nakakahinga po ng maluwag, pinagaling po sila na ating Diyos na buhay. Kumusta na po kayo, Kuya? Okay na ang pakiramdam ko, magaling na ako, pinagamot ako, ginamot ako ni Papa Jesus, the greatest doctor. Dara po tayo magtatanong. Last day, susurrender na ko na sana buhay ko eh. Kasi hindi ko na kaya. May himala talaga na sa buhay. Kinuha ko yung palyo, inlagay ko sa unan na kapal ko dito. Hindi ko na talaga kaya. Sabi ko, Lord, kung patayin mo na ako, kunin mo na, handa na ako. Ngayon ang ginawa ko, hindi na talaga ako makapakali. Kinuha ko ulit yung panyo. Sabi ko, Lord, nandito na yung sinabi. May milagrong magawa. Kinuha ko, inlagay sa baso. Nagyan ng tubig. Nagdasal ako. Ininom ko yun. Ramdam ko mga few minutes, nagupo ako. Para bang nawala yung sakit ko. Anong klaseng panyo yun? Naramdaman ko ang ginawa. Ayun po ba yung brochure, yung Jesus paper? Ayun pa. Yung panyo po. Nang oras ng Himala? Opo. Yung Tagalog version. Ito po yung amazing rito.
nilagay sa basong may tubig, tapos ininom. Nawala ang sakit ng tiyan. Nakita niyo po yung power ng Diyos. Hindi po nawala doon sa prayer cloth. Kahit binabad sa tubig, hindi nawala. Grabe. Nakita niyo po yan. Kayo po ba may prayer cloth na? Amazing. Nakita niyo yan. Mas maganda sa coffee shop yan, oh. Panyo lang, nilagay pa sa tubig, nagpapagaling. Kumusta po kayo? Magana pong pakiramdam ko nung nag-pray kanina. First time po akong sumama sa kanya. Pangalawang time na sa kanya ngayon. Sabi ko sa kanya, pa natatakot ako magpunta doon. Baka malaman kung ano yun. Tinala niya ako dito. Ano nangyari ngayon? Magaling na ako. Kaya ka pa niya, may bukol. Ayaw niyang makita yung biopsy. Sabihin na naman noon. Ano yan, cyst, stage ganyan, 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 ganito. Tapos dito siya nagpunta. Ngayon, wala na. Wala na. Pinagaling na ako ni Papa Jesus. Wala na. Oh my God. God bless. Man of God, si ate po ay meron pong cervical cancer stage 4. At sangayon po sa kanya ay dati po ay nahihirapan po siya na umupo na matagal at tumayo po na matagal. Ngunit ngayon po ay guminhawa daw po yung kanya pong pakiramdam. Cervical cancer stage 4. Kumusta ka na ngayon? Magaan na po yung pakiramdam ko. Dati? Hindi po ako makalapa. Taas mo yung kamay mo. So I speak death to this cancer, stage 4, die! Die! Binubunod kita sa pinakaugat. Dinawawalang bisa kita sa kanyang bituka. In Jesus' name. Na tinutusan ko ang lahat ng bagay ng katawan mo, buto mo, ang laman mo, bituka mo, ugat mo, lahat ay tumatag, tumibay, lumusog ngayon din. Thank you, Lord. It's done. Sige, lakad. Dati, nagagawa mo yan, hindi? Hindi po. Kumusta yung pakiramdam mo nung manalangin tayo? Magaan na po pakiramdam. May naramdaman ka bang ibang bagay? Mainit, malamig? Malamig po. Ano naramdaman mo sa bituka mo nung pinatungan ko siya ng kamay? Ano na po, nawala na po yung kirot niya. Hindi pwedeng papatungan ka o hawakan ng lingkod ng Diyos ng kamay na puno ng Diyos na walang mangyayari sa iyo. Anyway, we will talk about that in the coming weeks. Mas malaga kasi buo po yung teaching para yung faith nyo eh maging buo sa issue na to. Sino na nagpagaling sa iyo? Si Jesus po. Lakad tayo. Bilisan mo, bilisan mo. Gano'ng kakatagal na nakaupo lang? Ano po, malayo na po yung 2 minutes po. 2 minutes lang, tapos umuupo ka na. Ay, ano po, nakahiga na agad kasi di ko kaya. Tapos hindi ka pa makalakad ng ganito kabilis. Opo. You see? Ah, ang kausap dito. Tingin ka doon sa camera. Sino nagpagaling ng cervical cancer mo na stage 4? Sino nagpagaling? Si Jesus po. Saan ka nakaupo? Saan ka nakaupo? Doon. Doon? O sige. Bilis, 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 bilis. Akong kausap dito. Harap ka uli ron sa camera. Sigaw mo uli ng malakas sino nagpagaling sa'yo. Si Jesus, Jesus po. Hallelujah.
Worship Him! Worship Him! Sabihin po natin itong lahat mga iniibig. I am about to see for greater works than what I have seen today. It's far greater than the past. In these greater works that God will do through me is all new, unlimited, and beyond imagination. Dahil ang Diyos ng Himala ay nakatira sa akin, ako, na kanyang tinirahan, ay gagawa ng mga ginawahan niya na maraming mga tanda, himala at kababalaghan. Pinapaniwalaan ko ito. Dahil sa mundong ito ay kagaya ako ng Panginoong Hesus. At dahil ako ay kagaya ng Panginoong Hesus, lahat ng ginawa niya ay gagawin ko rin. At ito'y ngayon na. Kung tayo po'y naniniwala, palakpakan natin ang Diyos ng malakas. Sa papung malakas na palakpak. Now, ako po ay hindi na po magtatagal dito sa lugar na ito. At kung bakit ko po inuna po itong mga himalang ito, dahil yun po ang utos ng Lord, sumunod lang po ako. Hindi pa po tapos ang himala. Dahil isa po ito sa pinakamagandang araw nating lahat. Hindi lamang po kayo, kundi yung milyong-milyong nanonood po ngayon sa Facebook page ng Jesus Shield, makakita nito sa TV, makakarinig sa radio. At kukuha na kanya yung sariling kopya. At ang akin pong isishare sa inyo ay siya po mismong sinabi ni Jesus sa akin. At bago ko po siya bitawan ay magtatanong po ako. Sino po rito yung meron pong hinihingi sa Diyos? Tayo po yung may hinihingi sa Diyos. Kayo po sa TV screen, sa Facebook, sa radio set, sa LSN, saan man po kayo naroroon kung kayo po yung may hinihingi sa Diyos, tumayo po kayo. Pakiwave niyo po inyong dalawang kamay. The Lord wants to see your faith. Ngayon pong araw na ito, ay may tatanggapin tayo sa Diyos. At ito po ang sabi niya sa kanyang lingkod. In John 16:24, I caught the Lord. And He said, "Until now, you have asked nothing in My name." Now listen please. Ask, and you will receive that your joy may be full. The Lord said to us, we must ask
At ang pangako niya, we will receive that our joy may be full. Nang ako po'y nananalangin, ito pong ibinigay niya po sa akin. At siya po'y nagsalita at ito ang sabi niya. Anak, humingi ka. Sabihin mo sa mga anak ko, humingi sila. Ang langit ay bukas at sila'y tatanggap. At ang kanilang kagalakan ay magiging sakdal o sila'y mapupuno ng kagalakan. Eh kung tayo po'y naniniwala ang langit po ay bukas, eh di humingi po tayo. Dalawang ulit niya po itong sinabi sa akin, dalawang ulit. Twice. Yung una po, nung binabasa ko po ang Bible, siya po ay naging rema, buhay na buhay. At ito nga po yung John 16:20 po. Yun po yung una. Ikalawa, kinausap niya po ako ng malinaw. Direct na po siya nagsalita sa akin. Ulitin ko ha. Una, sa pamamagitan ng salita niya, yung John 16:24, yun po ang rema. Yun po yung unang salita niya sa akin. Ikalawa, direct na ako'y kinausap niya. Parang ganito, kinakausap ko kayo. Ako si Jesus. Halimbawa, sinasabi ko, Anak, Apostol Renato Carillo, humingi ka sa akin. Sabi mo sa mga anak ko, humingi. Yun na po yung ikalawa. Wala akong kausap dito. At pagkatapos po nun, siya po'y nagsalita. At ang sabi niya, ang salita ko ay katotohanan. So, dinidiin niya po sa atin yung salitang, ang salita niya ay katotohanan. Paniwalaan po natin yan. Sino po rito ang naniniwalang si Jesus ay nagsasabi ng totoo? Sino po rito ngayon yung gusto ng humingi? Hindi po ako magsasalita sa inyo ng maraming ulit. Pag di kayo nagtaas ng kamay, kayo po ang kumuha ng problema ninyo. Nagsasalita po si Jesus. Sino rito yung gustong humingi sa Diyos ngayon? Sino rito yung naniniwalang siya'y tatanggap ngayon? Lahat po tayo tumayo. Now, kung kayo po ay may ballpen at papel, isulat niyo po yung pinakamahalagang bagay na dapat niyong hingiin. Huwag niyo pong isulat po yung 10, 20, 30. It makes no sense. Saka na po yung marami na yan. Ang hingiin muna natin yung pinakamahalaga sa buhay natin. We have to do it one at a time because God is a God of specificity. Ang problema po kasi ng mga anak ng Diyos, kahit mga pastor, hindi natuto. Pag humingi tayo sa Diyos, napakarami po natin daladalang listahan. Eh, hindi naman po mahirap sa Diyos na sagutin yan. Ang problema, wala tayong ma-express po riyan na solid faith. Gusto nating madaliin ang Diyos ng biglaan ng ganun lang kadali nang hindi natin naintindihan. God operates in the principle. He wants your faith. Hello. Ang issue rito, hindi po yung hindi niya kayang sagutin yung 50 request mo. Kundi ang sinasabi niya, ano ba rito yung talagang kailangan mo? Isa-isahin natin to. Upang pag natapos na isa, nagpasalamat ka sa akin, isunod natin ikalawa, ikatatlo, ikaapat. Pag mong biglain ng sabay-sabay lahat, naintindihan niyo po ako. Dahil lahat po ng lumalapit sa Lord sa Bible, look to me please. Lahat ng lumalapit sa Lord sa Bible, lahat po ay meron dalang specific request. Hindi sila lumalapit sa Lord na sabay-sabay po yung hinihingi na napakarami. Wala kayong mababasang ganun. Yung bulag, dalawang bulag sa John 9:27-30, isa lang ang request, makakita sila. Yung 10 ketongin, isa lang yung request, luminis ketong nila. Yung isang ketongin, in Matthew 8:1-3, ang request po ay luminis siya. So on and on and on. Ang babaeng naagasa ng dugo, in Mark 5:25-34, isa lang ang request, gumaling yung tagas ang dugo niya. So, kung pag-aaralan po natin ang Bible, wala silang request na 10 po yung listahang daladala ng lumapit kay Jesus. Hindi yung power ng Diyos, hindi yung love niya, yung understanding natin. Kasi wala tayo rito in-exert na faith. We are taking God for granted. Gusto natin sabay-sabay.
it won't work. So nakita niyo lang po yung dahilan kung bakit napakarami po eh, anis na lumalapit sa Lord pero walang nangyayari. Do you agree? Eh kasi ang dami niyang dalang request sa Lord. Pag nagbigay ng prayer request, maging sa akin, pag inabot niya, napakarami. Alin ba rito yung talagang kailangan mo? Yung pinaka-importante sa'yo. Ako po, meron po akong request, isa lang. Andi dito siya. At pagkatapos po niyang ibigay, yung hinihingi natin ay hingi, tayo uli sa susunod. Yung ikalawa, tapos sa ikalawa, ikatatlo. Ikaapat, huwag po natin sabay-sabay na 10 ka agad, 15, 20, 30. Ang Diyos po hindi si Santa Claus. Kaya susundin natin si Jesus. Susunod po tayo. Sabi niya, humingi kayo. Ako po hindi ako mahilig humingi sa Diyos. Pero nagsalita siya, hihingi ako. Sabi niya, anak, humingi ka. Humingi ka. Hello? Humingi ka. At sabihin mo sa mga anak ko, humingi sila. Bukas ang langit. Ibibigay ko, hinihingi nila upang malubos ang kagalakan nila. Kaya ano po yung pinakamahalaga sa inyo ngayon? Yung po hingiin natin, let us do it one at a time. Be specific. Isa lang po ang hiningi ko sa Lord. Pinaka-importante na kailangan. Hindi po ito pera, kundi mahalagang mahalaga. Hindi ka na po sasabihin. Andi dito sa loob nito. Sumulat po kayo. Lagyan ako rito ng isang box. Yung pinaka-importante po sa inyo, huwag niyo pong gawin 2, 3, 4, 10, 20. Hindi siya mag-work out. Pagkatapos po ng isa, saka naman yung ikalawa, ikatatlo. Pwede tayong humingi araw-araw kasi bukas ang langit, pero unahin muna natin yung isa para pagkatapos na nagpapasalamat tayo, susunod ikalawa, ikatatlo, ikaapat. Huwag po natin biglain 10, 15, 20, 30. Kayo po sa TV screen, sa Facebook, sa radio set, sa LSN, sa worldwide website ng Jesus Shield Worldwide Ministry, humingi po kayo. Hindi ako mahilig humingi sa Diyos magmula nang naligtas ako. Pero sabi ng Lord, anak, humingi ka. Humingi ka. At ikaw ay bibigyan ko. Personal niya pong sinasabi sa akin, humingi ako sa Lord para sa kapakanan ninyo ng maraming tao. Pero sa sarili ko, hindi ako humihingi. But he said, son, humingi ka. Humingi ka. At sabihin ko daw sa inyo, mga anak ng Diyos, humingi kayo. Humingi kayo ngayon dahil ang langit daw ay bukas, bibigyan niya tayo upang yung ating kaligayahan ay maging sakdal o tayo mapuno ng kagalakan. Ano yung request niyo? Ihulog niyo yan. Kayo po sa TV screen, sa Facebook, sa radio set, sa LSN, humingi po kayo. Sabi niya, anak, humingi ka. Sabihin mo sa mga anak ko, humingi. Bukas ang langit at sila'y tatanggap upang malubos ang kanilang kagalakan. Ah, do you sense the presence of God? Do you sense the anointing? It increase. It increase. Hingin niyo sa Diyos ang pinakamahalaga na gusto niyo tanggapin, yung kabigatan ninyo. Yung pinaka-importante sa inyo. At yung susunod po, susunod na yun ang susunod ng susunod. Yung kabigatan ninyo, yung dinadala ninyo, yung pinaka-importante sa inyo. Hingiin natin sa Diyos. Walang imposible sa Kanya. Bukas ang langit ang sabi niya, anak, humingi ka. Sabihin mo sa mga anak ko, humingi. Bukas ang langit, tatanggap sila at ang kanilang kagalakan ay dadating o sila ay mapupuno ng kagalakan.
that their joy may be full. Inuulit ko kayo po sa Facebook page, sa TV, sa radio, sa LSN. Humingi po kayo. Sundin niyo po instruction yung sinasabi ko. Humingi kayo. Dalawang ulit niya po akong kinausap. Una, sa pamamagitan ng Word of God, naging reme, ikalawa, through the Holy Spirit. Sabi niya, anak, humingi ka. Sabihin mo sa mga anak ko, humingi. Bukas ang langit, tatanggap sila at sila'y mapupuno ng kagalakan. Tadyo po yung dalawang kamay na kabalik na sa upuan, magpasalamat na kayo sa Ama na mabuti at dakila sa lahat. Be exalted, oh God, above the heaven, let thy glory, let thy glory, let thy glory be over all the earth. Inuulit ko, walang upo. Yung nakabalik na sa upo, wala isang mamamagtas ng dalawang kamay. Be exalted, O God, above the heaven, let thy glory, let thy glory, let thy glory be over all the earth. Keep singing, very, very soft. Keep singing. Tayo po mga anak kong pastor at pastora sa bawat chapters here and abroad. Maglagay kayo ng isang box sa kalagitnaan at ang lahat ng mga anak ng Diyos, kagaya ng ginagawa natin dito sa Living Life Jesus Headquarters, ay maghulog ng kanilang hinihingi sa Diyos. At yung nakapaghulog na ay bumalik sa upuan na nakataas ang dalawang kamay at sumasambat, nagpapasalamat sa Ama. Wala na po tayong marami pang gagawin dito. Sapat na po ang salita ng Ama. Sabi niya, humingi kayo, then ito na po tayo. Minangutot niya, humingi kayo. Ito na po tayo humingi. At ang ikalaway, maniwala tayo na tayo po itatanggap, sabi niya, kaya tayo nagpapasalamat. Amen. At ikatatlo, mapupuno tayong kagalakan. Do you believe that? Now lift your hands and worship Him. Thank God for your answered prayer. Ore, lahat po'y umawit. Let thy glory, let thy glory be over all the earth. Say it, be exalted.
sa inyo po ang inyong mga bibig, mga minamahal. Pasalamatan nyo lang mabuting Ama na sumagot sa atin po mga hiningi. Sige po, ano pong lingwahe ko sa inyong gamitin, bahala kayo, magpasalamat na po kayo. Yung sabi ng Panginoon, anak, humingi ka. Sabi mo sa mga anak ko, humingi sila. Bukas ang langit, humingi kayo. At kayo itatanggap at mapupuno kayo ng kagalakan. Kung tayo po'y naniniwalang, tayo po'y tumanggap na magpasalamat po tayo. Magpuri tayo. Oh, maraming salamat, mabuting Ama. Tinuruan mo po kami mapagpala sa bukas na langit. Ito po ang mga anak mo, kaming lahat humingi dahil sabi mo, humingi kayo. At kayo itatanggap. Salamat po na ang aming pong hiningi, binigay mo na, tinanggap na namin. Kaya kami po'y puno ng kagalakan. Maraming salamat. Thank you, Lord. Yes. Thank Him. Thank Him. As we worship Him, thank Him. Ah. Let thy glory, let thy glory be over all the earth. I will give thanks to thee, yes, Lord. Oh, Lord, among the people, I will sing praises to thee among the nations. Oh, your steadfast love is great. It's so great into the heaven. And thy faithfulness to the cloud. Lift your hands and worship Him as we thank Him for the answered prayer. Be exalted, O God, above the heavens. Let thy glory be over all the earth. Be exalted, O God, above the heavens. Let thy glory, let thy glory tumingin po kayo sa lingkod ng Diyos. Taas po rito ang dalawang kamay ng naniniwalang tinanggap na po natin ang hinihingi natin. Bakit po tayo naniniwala? Ano po dahilan? Sagutin po niyo kung ano po dahilan ba tayo naniniwala ang tinanggap na natin ang hinihingi natin kahit wala tayong nakita, wala tayong hanahawakan, wala tayong narinig. Ano po dahilan? Sinabi ni Jesus. Anong sabi niya? Humingi kayo. Amen. Amen.
At anong sabi niya? Tatanggap tayo. Sinabi niya. Tapos po ang kamay na naniniwalan tumanggap na tayo. Bakit po tayo naniniwalan tumanggap tayo? Kasi sinabi niyang tayo ay tatanggap. Amen? At siya'y nag-utos. Anong utos niya? Humingi tayo. Humingi ba tayo? Sumunod ba tayo? Amen. At pagkatapos nating sumunod, anong sabi niya? Tatanggap kayo. Naniniwala ba tayo na siya'y nagsasabi ng totoo? Amen? At ano yung ikatatlo niyang salita? Mapupuno tayo ng kagalakan. Sino po rito yung nagagalak? Sige po, palakpakan natin ang Diyos. Oh. Kung naniniwala po tayo na tayo po'y sinagot ni Jesus, dahil siya po may sabi, humingi kayo at tayo ay tatanggap. Naniniwala tayo, siya'y nagsasabi ng totoo na tayo tatanggap, tapos po ang kamay naniniwalang tayo po'y tumanggap na. Bakit tayo tumanggap? Sinabi niya, ikalawa, nag-uto siya, sumunod tayo. Ano yung sinunod natin? Humingi tayo. Yun ang utos niya eh. Amen? At dahil tayo po'y naniniwalang tayo po'y tumanggap na, dahil yun po ang sabi niya, lagayin tayo rito ng isang bakit. Magti-thank you offering po tayo. Ito pong thank you offering na akin pong ihulog ay hindi po ito Philippine money, ito po ay foreign currency. Thank you offering. Uli, mga anak kong pastor at pastora sa Luzon, besides Mindanao at buong mundo, ganito rin ang gawin ninyo. Pinaliwanag ko na po sa inyo, si Jesus po'y dumalaw sa kwarto ko, sabi niya, anak, humingi ka. Sabihin mo sa mga anak ko, humingi, bukas ang langit at sila'y tatanggap, kayo'y tatanggap at mapupuno kayo ng kagalakan. Thank you, Lord. At yung pong pabalik na lang upuan, huwag kayong umupo, magtaas kayong dalawang kamay, magpahala po tayo sa Diyos. Magpasalamat. Muli, mga anak sa Luzon, Visayas, Mindanao, buong mundo, kung anong ginagawa namin dito, gawin po ninyo. Regalo ito ng Panginoon sa atin. Ang sabi ko, regalo niya ito sa atin. Lahat po tayo manatiling nakatayo, ang sabi ko, regalo niya ito sa atin. Hindi ba nagsalita na siya nung nakalipas na linggo na magre-regalo siya sa oras ng himala? May tao ba rito? Ito po regalo niya. Sabi niya, anak, humingi ka. Sabihin mo sa mga anak ko, humingi sila. Bukas ang langit at sila'y tatanggap. Regalo niya po ito sa atin. Huwag po nating sayangin ang sinasabi ng Panginoon. Dalawang uli ko pong narinig ang tinig niya. Una, yung rema, word of God. Ikalawa, direct from the Holy Spirit. At ang sabi niya, ikatatlo, anak, ang salita ko ay totoo. Hallelujah! Lahat po ito mayo, wala pong uupo. Let thy glory, let thy glory be over all the earth. Muli, mga anak sa Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo, yung lahat ng thank you offering na ihulog nyo sa bank account ng ministry, tumawag kayo sa office at sabihin nyo, ito yung thank you offering. Huwag nyo isama yan sa tithe, sa TV, sa radio, sa mission of love, sa dwelling place. Ito yung specific para sa ganitong pangyayari. Magtaas po tayong kamay. Worship the Lord. Worship. My God. Aren't you glad? Regalo niya po ito sa atin. Ang sabi ko, regalo niya ito sa atin. Go on, clap your hands. Regalo niya ito sa atin. Regalo niya ito sa atin. Let thy glory, let thy glory.
Thy glory. Lahat may magtaas ang dalawang kamay. He has done great things. Everybody sing it. He has done great things, and He has done great things, and He has done great things. This is holy. Say it! He has done great things. 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 This is holy. Jesus is our shield all over the church. Jesus is our shield all over the church. Jesus is our shield all over the church. Jesus is our shield. He's our shield forever. Over the Philippines. I can see that the Lord
is good. I can see that the Lord is good. I can see that the Lord is good. Ama, aganap na po ang nais mo. Marami pong salamat, Panginoong Jesus, na nagsalita ka sa lingkod mo. Sabi mo, anak, humingi ka. Sabi mo sa mga anak ko, humingi. Ang langit ay bukas at sila ay tatanggap at mapupuno sila ng kagalakan. Alisunod sa iyong sinabi, Panginoong Jesus, ay siya naming ginawa. Humingi kami, kaya salamat po kami po'y tumanggap. At ang aming po mga thank you offering, expression ng aming faith, nang hiningi namin ay tinanggap na namin. Marami pong salamat. We receive it. You said it. We receive it. It's done. At ang lahat ng naniniwala ay pumalakpak ng malakas. Sumigaw ng malakas. Tumalo ng mataas.